Wow, ganda! Isa na to sa pinakamagandang falls na napuntahan ko, mga kumpanyero. Namangha talaga ako dito sa barangay na to. Isang location, ang dami mong pagpipilian. Mga falls, river, lagoon, saka ito, natural pool. Walang tapon, mga kumpanyeros. Ayun, mga kumpanyeros, nagpapakulo kami ng tubig dito sa tabing daan sa may Marilaki. Kasama natin ulit si Paring Swerte Moto. Instant noodles sa tabing daan. Abang. Nanonood yung mga rider dito. Okay, tapos na tayo mag-breakfast, mga kumpanyeros. Excited ako ngayon dito sa episode natin kasi this past week, nagre-research ako ng mga gandang falls, river, spring, saka mga lagoon dito sa Maytanay. Lahat ng nakita kong mga crystal clear water, yung mga resort na malilino ang tubig at mga talagang dinadayo. Nagulat ako, mga kumpanyeros, kasi lahat pala yun matatagpuan sa iisang barangay lang, dito sa may Barangay Tandang Kutyo. Ayon sa 2020 census, ang Barangay Tandang Kutyo ay tahanan ng lampas 20,000 na mga Rizalenyo. Nababalot ang lugar na ito ng mga naglalakihang mga puno, kaya naman nagsisilbi itong natural filter sa mga anyong tubig dito. Ayun guys, andito na tayo ngayon sa may Daranac Road, itong daan na to. Kapag dito kayo pumasok, mga kumpanyeros, kumpleto dito, ang dami nyong pagpipilian. Spring, mga lagoon, falls, river, pati mga cave meron din dito. Saka dito na rin natin matatagpuan, mga kumpanyeros, yung lahat ng i-feature natin ngayong araw. Mula doon, mga kumpanyeros, sa may Tanay, Sampaloc Road, nasa 16 minutes na lang, mga kumpanyeros, na biyahe. Mararating na natin yung first destination natin na Daranac Falls. Ayun guys, matarik ang daan dito. Ayan, tapos punong-puno ng mga puno sa gilid. Pre, grabe, ang daming puno, no? Parking fee lang po, 20 sa motor, 20. Welcome to Daranac Falls, mga kumpanyeros. Entrance fee, 75 pesos per adult and 50 pesos naman for kids 4 to 12 years old. Parking fee naman ay 50 pesos for light vehicle, 30 pesos for tricycle, at 20 pesos naman for motorcycle. Other fees ay ilalagay ko na lang rin sa description para ma-update ko from time to time. Ayun guys, pagpasok nyo dito sa may Daranac Falls, ito na agad yung bubungad sa inyo. May hanging bridge, tapos sa baba naman may malawak na ilog. Ganda! Dito, mga kumpanyeros, yung papunta sa may falls. Ayun. Ayun yung falls. Ang Daranac Falls ay kabilang sa pinakadinarayong resort sa buong probinsya ng Rizal. Sino nga naman ang hindi mamamangha sa taglay nitong kagandahan? Sa refreshing at napakalinis nitong tubig ay halos mapuno nga ito araw-araw ng mga turista. Napapalibutan din ito ng mga naglalakihang puno, kaya naman nakakadagdag pa sa presko at nakaka-relax na ambience ng lugar. Available din dito ang mga picnic shed na maaari niyong marentahan sa halagang 300 pesos at 200 pesos naman for picnic table. Meron din itong restaurant na matatagpuan sa loob mismo ng resort at meron ding malapit sa parking area. Wow! Ang gundo! Ito, dito yung maraming tumatalon. Mamaya tatalon tayo dito. Grabe, mga kumpanyero, ang daming tao dito. Isa na to sa pinakamagandang falls na napuntahan ko, mga kumpanyero. Ang linaw pa ng tubig. Galing. Okay, tayo naman natin. Sa halagang 70 pesos ay wala ka ng lugi dito, kumpanyeros. Tignan nyo naman, enjoy na enjoy ang mga turista. At pati na rin tayo, syempre. Kung bitin ka pa dyan, ay pwede kayong lumipat sa Batlag Falls na katabilang rin ng Daranac Falls. Ito guys, yung Daranac Falls. Tapos andito lang yung Batlag Falls. Ang Batlag Falls ay may entrance fee na 100 pesos for adult at 50 pesos naman para sa mga bata. Nakakamangha dito, mga kumpanyeros.
kasi grabe ang lalaki ng puno. Talagang na-preserve nila. Welcome to Batlag Falls. Hindi kagaya sa Daranac Falls na open lang for day tour, ang Batlag Falls ay open rin for overnight tourist sa halagang 200 pesos. Pwede kayo mag-rent ng tent sa halagang 500 pesos na good for 5 to 6 packs. Tapos 300 pesos naman, good for 2 packs. Ang resort na ito ay isang private property, kaya kailangan nyo magbayad uli ng entrance fee kung kayo ay magagaling sa Daranac Falls na pag-aari naman ng gobyerno. Saan ang bayad na entrance? Ayon sa aking research, ay may iba pang daan upang ma-access ang resort na ito na hindi nyo na kailangan pumasok pa at magdoble bayad sa Daranac Falls. Ito ay ang Batlag Trail na tinatawag din na Backdoor Batlag. Medyo may kahirapan ang daan dito at hindi ko may re-recommenda lalo na kung may kasama kayong mga bata. Sa resort na ito ay meron kayong tatlong option. Batlag Falls! Ang kanilang swimming pool at ang nakatagong Blue Lagoon na talaga namang mapapawaw ka sa ganda. Woo! Ito na mga kumpanyeros yung papunta dun sa may falls. Ayan, may mga nagtetent rin dito. Ito na guys yung Batlag Falls. Woo! Ang ganda. Grabe talaga tong barangay Sandang po. Para kang nasa paraiso. Dito mga kumpanyeros sa may Batlag Falls, ito yung parang pinakamain na falls. Tapos, dito naman sa may kabila, meron pang isang falls. Ito, parang mas malinaw yung tubig dito. Wow, ganda. Yung lalim nito mga kumpanyeros, nasa 12 feet daw. Medyo malalim yan. Tapos, dito naman sa kabila, mga hanggang bewang lang. Dito yung mababaw. Okay, ligo na tayo. Ito mga kumpanyero sa 250 itong mga walang bubong. Tapos lahat ng may mga bubong naka-tage 400 lahat yan. Pati yung nasa itaas. Kanina nandaanan natin. Ay mga kumpanyero, dito pala sa loob ng Batlag Falls, andun yung Batlag Falls. Tapos meron pa pala ditong Blue Lagoon. Sabi nila mga 3 to 5 minutes na lakad, mararating naman natin yung Blue Lagoon. Nakakatakot pala ang daan dito. Ito yung madulas to. Ganda guys, oh. Wala na masyadong pumupunta dito mga kumpanyeros kasi medyo ano pala. Ayun na, malapit na. Sibay pa kaya to? Ayun na mga kumpanyeros. Wow! Wow! Ganda! Woo! Ang ganda guys! Ang ganda oh! Nakatago mga kumpanyeros! Meron pa rin doon mga kumpanyeros sa taas ayun. Hindi ko na lang mapuntahan kasi ang lakas ng agos. Ayan! Malalim? Malalim! Malalim! Woo! Barki pa rin to mga kumpanyeros ng Batlag Falls. Mga 3 to 5 minutes lang na trek. Tapos mararating nyo to. Yung Hidden Blue Lagoon. Ang ganda mga kumpanyeros. Tingnan nyo. Dito pala mga kumpanyeros sa may Batlag Falls. Ayan, meron ding swimming pool. Bisitahin rin natin mga kumpanyeros ang ipinagmamalaking natural pool ng Paglitaw Spring Resort. Okay, Paglitaw Spring Resort naman tayo mga kumpanyeros. Ito na guys yung daan papunta sa may Paglitaw. Kapag nanggaling kayo sa may Daranac Falls o kaya andito kayo sa may Daranac Road, dito kayo papasok. Ayan, hindi lang Paglitaw ang matatagpuan nyo dito, marami pang ibang mga resort mga kumpanyeros. Saka ibang tourist destination. Ayan, kagaya nitong Kalinawan Cave. Okay, let's go! Dire-diretso lang, kaswerte!
Ayan mga kumpanyeros, may nadaanan tayo dito na ilog. Tignan lang natin. Ayan. Ay, may mga bata. Kumpanyeros! Let's go mga kumpanyeros! Kalinawan King, kanan. Pati yung paglitaw mga kumpanyeros, dito rin ang daan. Ito na guys yung gate papunta sa may Paglitaw Spring Resort. Let's go! Ang Paglitaw Spring Resort o kilala din sa tawag na Paglitaw Natural Pool ay matatagpuan sa Sityo Rawang, sako pa rin ng Barangay Tandang Kutyo. May entrance fee ito na 50 pesos for kids 5 to 12 years old at 100 pesos naman for 13 and above. Okay guys, ito yung parking lot ng Paglitaw Natural Pool. Ayan, malawak. Tapos dito pa lang sa Bukana, meron ditong mga dine-develop uli. Pool siguro to eh. Ang lawak nito no. Itong resort na to. Ayan. Kita na dito yung ilog. Pero dun tayo. Ang daming mga baging. Lalaki ng puno rin. Lawak. Sa Paglitaw, tuloy lang po tayo. Ang resort na ito ay nakilala rin dahil sa malinaw at malinis nitong tubig. Ito ay natural pool at ang iba naman ay man-made pool na. Ngunit continuous ang flow ng tubig dahil galing ito sa bukal at mga ilog mula sa kabundukan ng Tanay. Dito nagmumula yung source ng water. Ayan, puro malalaking bato yung pinanggagalingan. Kaya hindi siya masyadong lumalabo. Kahit umulan, hindi ka gaya sa iba mga kumpanyero. Sa halagang 100 pesos mo ay hindi ka mabibitin sa lugar na ito dahil hindi lang iisa ang pool dito. Ilang pool ang meron tayo dito? Malilima po yan, sir. Okay. Merong tatlong pool na pang bata, dalawang pang adult. Ang mga cottages dito ay available for rent sa halagang 800 to 1,800 pesos. Meron ding mga tables and chairs sa halagang 300 to 400 pesos depende sa laki. Totoo ang hype mga kumpanyeros. Ang ganda talaga dito. Ang linaw ng tubig. Okay, malinis ang restroom mga kumpanyeros. Kahit dito mga kumpanyeros oh, nasa labas na ng gate, ganun din ang tubig oh. Saan lang wang-wang. Kasi hanggang 5 PM lang pala dito mga kumpanyeros. 4 PM na rin kami pasado dumating dito. Sir, ang operation dito Monday to Friday. Hindi, Monday to Sunday. Monday to Sunday. Anong oras sir ang open niya? 7 to 5 lang. Matapos yung doon sa taas may overnight lang. Ayun guys, kapag natapos pala yung ginagawa doon sa taas, open na rin sila for overnight. Camping yun sir, pwede mag-camping. Kailan kaya sir yung ano, completion nun? Malapit na bubo na lang ang kulang dun. Okay. Namangha talaga ako dito sa barangay na to mga kumpanyero. Isang location, ang dami mong pagpipilian. Mga falls, river, lagoon, saka ito, natural pool. Walang tapon mga kumpanyero. Okay, hanggang dito na lang muna mga kumpanyero. Magsama-sama ulit tayo sa susunod na episode. Ako pa rin ang inyong kumpanyeros, kasama si Swerte Moto. Adios kumpanyero! Woo!